Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa Farmers Talk Forum. Kami po ang Team Atovi. Good morning! Good morning! Yes. Sa ating mga netizen and friends na kanina pa po nakantabay at sigurado meron pa pong sasama sa atin later, ito po ang ating topic for today. Okay. Atovi nano-based mix at 1:5 hog budget feeds. Ano ba ang kahalagahan nito? At saan, paano, at kailan natin ito gagamitin? Part 3, Ruminants, Fish, and Pets. So, nung nakaraan, na topic na po natin, anong kahalagahan ng Atovi sa ating mga alagang baboy, mga manok, at avian species? Ngayon naman, nandito tayo sa ruminants, rabbit, kasama po yan, isda, at saka yung iba pang pets. Ano ho? Ngayon po naman ay titignan natin kung ano po ang mapapakinabangan natin dito sa ating papaksain kasi mahalagang makita natin yung pakinabang. Bakit ba tayo gagamit ng Atovi sa ruminants, sa rabbit, sa isda? Eh, pwede naman siguro silang mabuhay ng mga nang walang technology. Yan ang kaisipan ng iba. Yes. Pati sa pets. Meron bang naidudulot itong kagandahan? Ayan. So, unahin na po natin at simulan na agad ang ating paksa. Ayan. So, ang dami nagtatanong kung ang Atovi ay pwede sa baka, kalabaw, at kabayo. Ayan, pwedeng-pwede po yan natin gamitin. So, unang-una, ayan, so makikita natin, may kalabaw tayo, may kabayo, isama na natin ang kabayo, baka, at yung mga dairy, katulad ng mga gatasang baka, gatasang kalabaw. Dami nag-aalaga niya, yes, no? Mm-hmm. At alam nyo ba? Ang kalabaw, kabayo, ginagatasan din. Hindi ko lang matandaan kung saan. Ano lang ha, konting info. Hindi ko lang matandaan kung saan bansa ang ginagamit nilang as gatas is galing kabayo. Tingnan muna natin kung ano ba yung kahalagan o kabutihan ng Atovi sa ating mga ruminant katulad ng mga baka, kalabaw, kabayo. Una dyan, mas mabilis, lumaki, at bumigat. So, kung ang baka natin ay fattening, so makikita natin mabilis silang lumaki at bumigat. Ibig sabihin, syempre, fattening, binibenta natin ilang taon o ilang buwan, minamarket na natin yan. So, using technology, mapapabilis yung pag-aalaga natin. And then, pangalawa po natin, hindi maanggo ang karne kung patabaing baka o kalabaw at gatasang gatasan. Ayan, na baka o kalabaw o kabayo. Ayan, mapapansin natin yung karne hindi maanggo at yung lalo-lalo na yung gatas. Kasi usually, lalo na sa kalabaw, yan yung medyo matindi yung ano eh, yung anggo sa gatas ng kalabaw. Gusto kong gatas ng kalabaw. Oh yes. Kadagdagan dyan, talagang matitikman natin na malasa at hindi mo malalasahan yung anggo ng gatas. Ginagawa ng ice cream yan eh. Yes, oo. Doon pala, hindi ko ina-advertise sa UPLB. Matitikman nyo yung kalabaw na ice cream. Kalabaw gatas. Na ice cream o yung gatas, gatas na? Gatas. Ay, kung gatas yung pinag-uusapan natin. Gatas, di ba? So, yung kesong mga puti. Yogurt, kesong puti. Yan. Number 3, nakakapagpagatas. Nakakapagpataas ang production ng gatas. Yung yun, doon sa mga may problema na usually yan ang nagiging problema eh. So mamaya babanggitin natin yan. Oo. So nai-improve o talaga nag-i-increase yung gatas ng baka or kalabaw. Ayan. Mm-hmm. Hindi napapagod, masigla, active yung hayop. Lalo na kung ang inaalaga nating kabayo, di ba, dito sa may parting Tagaytay. Oo. So may mga ride, di ba, dyan. Mm-hmm. So kung yan ang pinagkakitaan natin, kabayo, so using Atovi, hindi na tayo mamuproblema dahil yung mga active yung mga kabayo natin. So using technology. And then maganda at makintab or shiny ang balahibo. Lalo na kung ang inalaga nating kabayo yung mga pang thoroughbred. Yes. Kung ang kabayo natin is para pang ano ba 'yung pang show, pang show. Ayun, 'yan. Talaga naman pwede nating isabak yung ating mga alagang kabayo dahil so maganda yung balahibo ng ating mga alaga. And then mabilis makarecover sa sakit at matibay sa sakit. Ibig sabihin lang, so using Atovi kasi napapataas
ang immune system nito. Mm-hmm. So kaya matibay ito sa sakit at madaling makarecover kung sakaling ang technology is hanggang sa simula pa lang pag-aalaga na maintain natin ang paggamit. And then hindi masyado maamoy at mabaho ang dumi at ihi. Ayan yun eh, yung nagiging problema natin kung ang pag-aalaga, kung ang alaga natin is baka, matindi ang amoy nan. Mm-hmm. So yun, mababawasan ang amoy ng dumi ng baka or kalabaw at kabayo. Ayan. Magandang organic kung pataba ang dumi at ihi. Ayan yun, lagi nating sinasabi kahit ano yung inaalagaan natin. So, ano na yan, parang organic na yung ating fertilizer yung dumi ng ating mga alagang hayop. Mm-hmm. And then, so, konting ano na rin, info, doon sa mga nag-aalaga, karanasan nila, kasi pagpatabain, nagkakaroon tayo ng problema kasi mahirap o matagal alagaan yung baka eh. Mm-hmm. Kasi kung fatty, lalo na kung ang binibigay lalang natin is mga damo. Ito, yung user na to, nagbigay siya ng, kasi ang problema is yung pagpapalaki. Mm-hmm. Naglagay lang, talaga may standard kasi tayo eh, na ang paglagay ng technology is 20 grams. Mm-hmm. Per 20 grams or 2 kutsara kada 1 kilong pagkain. Uh-oh. Yan po yung standard kung ang gusto natin is mabilis na pagpapalaki o mabigat yung ating hayop. Pero ito yung subukan nyo po lang yun. Oh. Pero pwede naman natin gawin na yung dosage natin is kalahating kutsarita or 2.5 grams hanggang 1 kutsara o 10 grams na atubi kada 1 kilong feeds. Kung ang ginagamitan natin, yung alaga natin ng feed concentrate. Mm-hmm. Pero kung sa tubig lang, pwede naman natin ilagay ang atubi, 1 kutsara o 10 grams atubi kada 4 na litro ng tubig. So, iyan po ay maintenance na natin sa ating mga alaga. Kung maaalagaan natin ay baka, kalabaw, kabayo, or dairy man yan, so, yun po yung ating ilalagay sa kanilang tubig. 1 kutsara na atuwi gada 4 na litro ng tubig. Magtatanong lang ako. Yes. Ang ibig mong sabihin, kapag gusto talaga nilang ibilisan ang pagpapabigat, pagpapalaki. Kasi syempre, kilo yan eh, di ba? Nung ating karnihin na baka, yun 2 tablespoons ng pinapayong. Yes, oo. Kung gusto mo mapabilis, pero yung garantisado at ano na yan? Subok na yun po yung nilalagay natin. So, yun po yung kagandahan na gagamit tayo ng technology sa ating mga alagang baka, kabayo, kalabaw. Yes. Actually, may karanasan din kami nung araw pa, matagal na to, no? Bago-bago pa lang ang technology. Pero nung gamitin ito sa kapitbahay naming may kalabaw, ang pangalan nga nung kalabaw, Rosario. Oh. Taga-Patanga siya. Hindi, taga-Pampanga to. Sa ano, sa may guagua. Mm-hmm. Ang sabi sa akin nung kapitbahay namin, kasi pareho kami may tilapiaan. Akala ko kung sino yung Rosario. Sabi niya, nako, nabuntis na naman si Rosario sa tagal ng panahon. Oh. Sabi ko, eh, ano ho na bang edad nun? Ay, matanda na yon. Sabi niya, eh, kita mo naman, oh. O, yung kain ang kain. Itinuro sa akin, kalabaw pala. Rosario ang pangalan. Isa tagal daw ng panahon, hindi nabubuntis. Ngayon lang nabuntis. Anong ginawa niyo? Eh, binudbud ko doon sa kanyang kinakain, sabi pwede niya. Pwede naman. Pwede talaga siya. So, ayun, kanya-kanyang style din. Kumisa. Basta ang mahalaga makita niyo yung resulta na maganda naman. Yes. So, yan po ang ating baka, kalabaw, at kabayo. Ano naman ang isusunod natin? Yan, ang next natin ay ang kambing, tupa, at usa. Or yung tupa, sheep, sin S-H-E-E-P. Tapos yung usa, deer. Yeah. Okay, so ano nga ba pakinabang sa paggamit ng Atovi technology sa kambing, deer, kambing, deer, at sheep? Okay, una, tumataas ang immune system at tumitibay ang resistensya panlaban sa sakit. Yan, okay. So, ang technology ay, katulad nga ng sinasabi natin for the past few episodes, ay ginagawang mas efficient ang mga cells. Marami tayong klaseng cells eh. May mga blood cells, may mga cells sa immune system. Iba-iba pong functions yan. Pero lahat ng cells na ito ay
ni revitalize at ginagawang efficient at mas effective ng technology. So, since... Yes, yan. So, since ginagawang efficient ng technology ang mga cells, included na doon ay ang immune system, lalo na ang mga antibodies. Kaya pag naka-technology, ang mga ruminants ay tumataas yung kanilang immune system at mas matibay sila sa sakit. Kasi mas may panlaban sila, mas efficient at effective ang kanilang mga immune cells at mga antibodies nila. Ayun. Yan. Tapos next ay pinalalakas at pinadadami ang beneficial bacteria upang makatulong sa digestion. Okay, so yung mga ruminants po na ito, sa digestive system nila, ang main na nagpa-process at nagme-metabolize talaga ng kanilang kinakain ay ang mga bacteria. So, syempre, yung mga bacteria ang nagko-convert sa mga kinakain nila into sources of energy ng mga ruminants. Mm. So, ito yung mga good bacteria o beneficial bacteria. So, syempre, maganda na pinalalakas natin itong mga to at pinadadami para yung mga kinakain ng mga alaga nating ruminants ay mas ma-absorb nila at mapakinabangan nila yung nutrients na nandito. Mm-hmm. So, ayun yung isa na gagawa ng technology is mas pinadadami at pinalalakas nila ang beneficial bacteria sa digestive system ng ruminants, sa rumen, para mas maganda nilang ma-process or ma-metabolize yung mga kinakain nila. At syempre, hindi lang beneficial bacteria ang present, may mga bad bacteria din. Pero dito sa technology ay napupuksa ang masasamang bacteria na nagiging sanhi ng pagkakasakit ng hayop at pagkabansot. Okay, so sabi nga kanina na merong beneficial bacteria at merong harmful bacteria. Pero syempre, we have to remain a balance sa harmful bacteria at sa beneficial bacteria. Because that's the balance of nature. We always need to have a balance between the good and the bad. Pero ang masama ay pag yung bad ay mas madami kaysa sa good. So yung technology, na-detect naman po niya ito kung mas marami yung bad. Kaya napupuksa niya ito at na-eliminate. Kaya hindi nagkakasakit yung mga ruminants or kung meron man bad bacteria, ay hindi nagkaka-effect dito sa health nila at walang sakit, walang pagkabansot, kasi mataas yung immune system at saka yung bad bacteria ay balanced dun sa loob ng ruminant. Napapabilis ang paglaki at pagbigat ng ating alagang hayop. Okay, since yung beneficial bacteria natin ay malalakas at pinadadami ng technology, at assuming na maganda yung pagkain nyo sa mga ruminants nyo, mas mabilis lumaki ito at mas mabilis siya lumaki. Faster weight gain and faster growth. Kasi yung mga nutrients na nandun sa kinakain nila ay na-absorb nila at napapakinabangan nila. Kaya mas mabilis silang lumaki. Mm-hmm. Yun. Yes. Okay, sunod naman. Malulusog at magaganda ang mga anak ng ating alagang hayop. So if you're looking to reproduce yung mga ruminants nyo, ay pag naka-technology kayo, lalo na pag-maintained ang pagbigay ng technology, ay mas maganda yung offspring nila, yung mga anak nila. Kasi isa sa nagagawa ng technology is syempre pinalalakas yung mother. Eh yung mother, kinukuhanan rin yun ng mga nutrients ng kanilang mga anak, di ba? At ang technology, may ability siya na mag-correct ng mga genetic at cellular defects. Lalo na, siyempre, hindi ito agad-agad, di ba? Pagkabigay nyo ay solve na lahat. Pero nakokorrect niya ito yung mga cellular genetic defects. Kaya may iwasan natin yung mga genetic disorders, yung para mga fainting goat, yung pag yung kambing ay pag ginulat mo, yung muscles niya magkocontract, tapos maninigas siya. Yes. Or yung sheep na yung legs niya ay ganun. Nakalimutan ko tawag eh. It's a syndrome na inheritable siya. Parang pike, ano? Oh, parang ganun. Oo. Yes. So, yung mga ganun, may iwasan natin yung mga genetic disorders na ganun. Kasi, pag-maintained at maganda yung pakain, maganda yung management at naka-technology, ay mas may improve yung genetic potentials ng ating mga alaga. Lalo na yung mga anak nila. Mm-hmm. Okay, so next natin ay malaki ang naibabawas sa masasamang amoy ng singaw ng katawan, dumi at ihi. So, ito,
isang problem talaga to sa mga ruminants, lalo yes, sa mga sheep, ay hindi sila ganun kabango. So, pagpunta mo pa lang doon sa paligid ng farm, may kambingan dito. Pero pag naka-technology, ay significantly reduce talaga yung singaw ng katawan at sa dumi at ihi, yung masamang scent nila. Kasi yung technology, na-flush out nila yung toxins sa katawan nila. So, yung mga bad bacteria, yung mga harmful substances na nai-ingest nila. Kasi kung, lalo na kung mga damo, hindi natin sure kasi kung ano yung mga nasa damo eh. So, baka may nakakain silang hindi kagandahan na na-flush out nito ng katawan nung ruminants. Kasi yung digestive system niya maganda, yung parts ng body niya na nag-detoxify, maganda rin, efficient yung cells niya. So, na-flush out ito. Kaya walang natitira dun sa loob ng katawan. At yung dumi at ihi ay yung natitirang hindi nadadigest na pagkain nila ay halos wala na. Kasi nakukuha na nila eh. Nadadigest na nila at nababakinabangan na ng katawan nila mismo. Yung mga cells nila mismo. Kaya wala na sila masyado nalalabas. Okay, next ay pwede na agad gawing pataba ang dumi at ihi. So, yun nga. Since yung dumi at ihi nila ay, hindi mabaho, less ammonia, at yung sa ruminants kasi ang problem dito is yung ammonia din, less ammonia ang pagtagamit na technology, at yung mga harmful bacteria ay eliminated na, kaya paglabas na nila, pwede nyo nang gamitin pataba. Mas malasa at malinamnam ang karne. So, yun. Pag naka-technology kayo at na-try nyo yung sarili nyong meat ng inyong alaga or yung gatas, actually, based rin to sa experience ng ating mga Atovi users, na iba talaga pag naka-technology. Kasi, yung karne niya ay alam mong malinis. At saka yung mga nutrients niya ay efficiently digested, efficiently processed, kaya hindi rin siya maanggo, pati yung gatas. At malasa at malinamnam siya. Kasi yung mga toxins at mga harmful substances ay hindi naiiwan dun sa karne at sa gatas at nalalabas nila. Kaya mas malinis siya, mas malinamnam, at yung gatas niya ay hindi rin maanggo. At hindi nyo na masyadong kailangan i-process yung gatas. Okay, last is softer and shinier fur coat. So, katulad sa tao, pag healthy ka, maganda yung physiology mo, effective yung digestive system mo, yung pagde-detoxify ng mga harmful food na nakakain mo, ay makikita mo sa skin mo na healthy ka, na maganda yung katawan mo, and your cells are efficient. So, ganun din sa hayop. Makikita mo sa kanilang appearance kung healthy sila. Kaya kung healthy yung mga hayop nyo, ay yung mga alaga nyo, at maganda yung pakain, naka-technology, naka-maintain, maganda yung management, makikita nyo sa appearance na healthy nga sila. Kasi shiny yung fur coat nila, soft siya. So, yun. Makikita nyo yung... kasi hindi, sila yung measurement niya eh. Yes, parang yung hindi ordinaryo yung kintab ng balahibo eh, no? Kumbaga kakaiba. Sabi mo nga, nagmamanifest dun sa kanyang fur coat yung ganda ng kanyang katawan. Yes. Malusog kasi. Paano natin gagamitin ang Atovi sa sheep, deer, and goat? Okay, so ang dosage natin, ang maintenance dosage, ay isang kutsara ng Atovi kada 4 na litrong tubig. Yan, sa tubig yan. Tapos pag sa feeds naman ay 2.5 to 10 grams or isang kutsara ng Atovi kada kilo ng pagkain. So, yung sa 10, kaya 2.5 to 10 grams, isa ring reason dyan is, kung 10 grams, syempre mas, or 20, ay mas mabilis nga lumaki, mas mabilis mag-take effect yung effect ng technology. Tapos kung may emergency naman at may sakit ang inyong alaga, 4 na kutsara ng Atovi sa 2 litrong tubig. Tapos pag okay na yung alaga nyo, pwede nyo na ibalik dun sa maintenance dosage. Yun. So kasi minsan may mga emergency cases tayo. Yes. So kung meron kayong imbak dyan, stuck, sabi nga nakatabi ng technology, no worries.
Yes. Oo, wag na wang mangyari, may emergency, pero meron tayong magagawang paraan. Mm. Okay. Okay. So, that's it. Ang ating po naman, yan, rabbit. 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 Yan. Ating rabbit. Yan. Cute na. Mm-mm. Rabbit natin yan na inaalagaan dito. So, ano ba yung nagagawang pakinabang using technology sa ating mga inaalagaang rabbit? So, una dyan is yun, advantages using Atovi nanotechnology. Una dyan, naiiwasan ang problema sa inbreeding. Yan madalas na nagiging problema sa mga nag-aalaga ng rabbit kasi nga minsan nakakalimutan natin yung ating record. So dito, kapag naka-technology tayo, naiiwasan natin yan. Paano maiiwasan? Kapag naka-technology po kasi tayo, lalo na kapag matagal na natin ginagamit to, minimintin natin, unti-unti kasing ini-improve ng technology yung mga genetic defects sa loob ng katawan, kinokorek niya na yan. Yan po ay test na po yan dito sa atin, dun sa baboy, kasi na-test na po yan dun sa baboy, at yun ang naging problema nga ng maraming nag-aalaga is inbreeding. Pero yun is ginawa natin yung maintenance dosage na sinunod natin, so yun is na-correct natin yung mga genetics nila. Genetic defects. Yes. Uh-oh. Next, napapataas ang fertility, motility, at livability or buhay na similya ng mga breeder do at mga bucks. Yan. So, yun, kapag maintindin tayo ng technology, hindi natin problema yung ating mga, yung similya ng ating barako at saka ng ating do. Kasi nga kapag ginamitan natin to ng technology, so yung mga, ano ba yung nagiging problema kung bakit yung mga sperm is konti yung mga buhay na similya. Mm-hmm. Kasi nga, kapag nangyayari yan, lalo na kapag matindi yung init ng panahon, so marami sa atin is kapag, at saka yung motility niya is medyo mabagal. Mm-hmm. Hindi mabilis yung motility natin. So, pagdating dun sa sperm, sa ano ng ating mga rabbit, is wala na, halos konti na lang yung nakakapasok na buhay. Or minsan nga is patay pa. So, yun, is, using technology is pinapabilis niya yung motility or nagiging active ito kahit na sa barako at saka sa inahin. Next is magandang feed conversion ratio. Yan. Kapag maganda po yung ating feeds na binibigay natin sa ating mga rabbit at maganda din yung kanilang cells, yung kanilang katawan, efficient. So, yung binibigay nating pagkain is mas madaling ma-convert into meat ng mga rabbit, sa ating mga rabbit. So, makikita natin yan, yung mabilis na kanilang paglaki. Mm-hmm. At saka at the same time din, is yung kanilang katawan, makikita nyo in 1 week, is makikita nyo kaagad na hindi na sayang yung pagkain na gain yung ating mga rabbit. Dito po sa atin, meron tayong experiment na ginagawa dito sa ating mga rabbit. So, weekly, tinitimbang po namin yung aming mga rabbit. At saka yung ginagamit namin dito, yun din yung aming ginagawang feeds ng rabbit. So, nakikita natin weekly, nagigain siya ng mga 50 grams. So, yun, mas mabilis yung conversion ng ating pagkain na binibigay doon sa ating mga alagang rabbit. Next, is napapataas ang immune system para sa mas malakas na resistensya panlaban sa sakit. Yan nga, kapag kamintin tayo ng technology at efficient yung cells na ating mga alagang hayops, so naiiwasan natin yung mga sakit dyan, so mataas yung kanilang antibodies, mataas yung panlaban nila laban sa mga sakit. Kaya naiiwasan na rin natin, next po, naiiwasan na rin natin yung mga problema sa pagtatai, heat stroke, at sa mga pag-aalaga ng ating mga alaga. Pagka naka-technology, is pinapalakas niya yung kanyang immune system. Meron siyang antibodies na panlaban sa mga sakit. At the same time, is naiiwasan natin yung mga heat stroke at pagtatai. Katulad po ngayon, mainit ang panahon, so medyo prone tayo ating mga alagang rabbit sa mga heat stroke at saka sa pagtatai. Pero using technology, or dahil nga maintenance siya ng Atovi, is hindi po natin nararanasan yung mga ganyang problema, lalo na ngayon. So, dapat lang palagi ang may tubig sila. At kami din po, ang ginawa po ng R&D namin dito, para matest din kung gaano ba ka-efficient or gaano ba ka-effective yung technology sa mga pagtatai ng rabbit. So, ang ginawa po niya dito sa aming
research and ng aming R&D is yung ating rabbit is pinakain niya ng iba't ibang pagkain. So pinalit-palit niya yung pagbibigay ng pagkain. So yun, tiningnan natin is hindi nga naging problema yung pagtatae. At saka alam niyo po ba yung ipil-ipil? Alam naman natin na kapag kasobra yung pagbigay nito sa ating mga alaga is nagkukos ng death o kaya ay pagtatae sa ating mga rabbit. Pero sa amin po, ang ginawa ng R&D, yung kanyang dahon at saka yung buto, sabay niyang binigay, pinakain doon. So yun, dahil nga tiningnan natin, dahil nga nung dumating yung rabbit dito sa atin is medyo mahina at saka medyo payat. So tiningnan natin kasi ina-assume natin na baka may bulati or something. So ang ginawa ng R&D, pinakain niya ng sabay yung buto at saka yung kanyang dahon. Tapos walang cost ng pagtatae o hindi nagtae yung ating mga alagang rabbit. So maintain lang po natin. Hindi nauubusan ng gatas ang mother doe. Kaya naman malakas ito magpadede. Yan po ay experience po ng ating mga kababayan na gumamit po ng technology sa kanilang mga inahing mga rabbit. So ang sabi nila sa atin is yung aming rabbit po ay malakas magpagatas. Malakas po magpadede. So hindi nauubusan. Kaya hindi po namin nagiging problema yung mga ganyang problem sa mga inahin. Malinis at malinamnam ang karne ng rabbit. Yes po, katulad ng nabanggit po ni Miss Ali kanina, kapag ka naka-technology ito at saka kapag ka kinain natin, dahil nga malinis na, na-digest na yung mga binigay natin sa kanila ng medication, pagkain, na-digest na yan ang maayos na ating, ng technology, ng katawan nila. So yung magiging karne nito is malinamnam at saka hindi nyo malalasahan na malansa po yung karne. So malinis po siya. Mm-hmm. So yan po ay nakatikim na po sila ng using technology ng karne ng rabbit. Yan. Next is, hindi masyadong mapanghi at maamoy ang dumi. Yes po, kasi kapag ka naka-technology, so yung mga pagkain medication na binibigay natin sa kanila, sa loob pa lang ng katawan ng hayop is inaayos na yan, dinadigest na po yan. Kung sa ano is nandun sinasala na po at saka yun yung mga binigay natin na mapagkain doon, yung mga is nilalabas na. Kaya yung mapapansin nyo, yung kanilang panghi at ihis, hindi na po ganun ka amoy or naiiwasan at pwede mo na siyang direct na ilagay sa halaman na hindi po makakaapekto sa ating mga halaman. Paano ba ang paggamit ng technology sa ating mga alagang rabbit? So ito yung dosage natin sa kanila. Yan. All stages po to maintenance. Isang kutsarang Atovi kada 4 na litrong tubig. Sa inumin ho natin siya ihahalo. Isang kutsara kada 4 na litro. Maintenance po yan. Pero in case of emergency na nagkasakit po ang ating mga rabbit, ito po yung ating dosage. Pag may sakit ang ating rabbit, is isang kutsaritang Atovi o 5 grams sa bawat 1 litrong tubig. Kapag ka, hindi na po kumakain yung inyong rabbit at medyo hirap na siya, hindi na siya makalulno, pwede po natin gawin yung ating force feeding. Kalahating kutsarita o ng Atovi isusubo po sa rabbit tuwing 4 na oras. At kapag kumakain na po at magaling na yung ating rabbit at bumabalik na yung kanilang gana sa pagkain, is ibabalik na natin sa maintenance. Pero kung yung inyong rabbit po is medyo maliit pa, mga kit pa, pwede nyo rin po silang subuan. Yun nga lang, yung kalahating kutsarista is bawasan nyo lang po. Tapos every 4 hours, yun din po yung isubo nyo sa kanila. Next naman po ay Atovi sa isda at iba pang aquatic species. Ayan. So, pag sinabi pong isda at mga aquatic species, and that includes yung ating mga common na inaalagaan po. Ito po yung tilapia, bangus, hito, at iba pang isda. May alimasag din dyan, yung mga hipon, iba't iba pong hipon yan. Yan, may ulang, merong baname, ano pa ba, meron pang mga eel. Yan, basta lahat po ng eel naninirahan, nabubuhay sa katubigan, yan po ay sakop din ng sinasabi nating aquatic species. Mm-hmm. So, paano nga ba natin gagamitin at anong kahalagahan ng technology na ito sa ating mga alagang isda at iba pang aquatic species? So, puntahan na po natin kagad. Una, syempre, mataas ang livability ng fry at fingerlings stage. Alam nyo po, dito sa stage na to, yung simula pa lang yung itlog hanggang sa yung fry at fingerlings. Kasi ano yan eh, pagkapisa ng itlog, yung fry, nandyan na yung sinasabi nilang larvae,
ano, yung mga saksak na makikita niya, SAC. Ibig sabihin, yung mata pa lang ang nakikita nyo, yung katawan niya, tagus-tagusan talagang transparent, translucent. So, dito po sa stage na to, napakataas po ng mortality. Kaya yung iba, sayang, pera na agad sana sa mga negosyante, pero namamatay. So, dito po sa technology, kapag po tayo meron ano, ng technology nito sa ating mga alagang isda at itong mga ating aquatic species, sa stage pa lang na yan, mula sa eggs pa lang, hanggang sa fry at fingerlings, pinalalakas na po yan ng technology. So, kapag malakas po sila, magsosurvive sila. Sa katunayan po, sa ginawa pong experiment and actual na ginawa ito sa isa pong station, experimental station po sa, I think, sa Laguna, ay yung po mga itlog po ay mataas ang livability, napisa lahat. No, hindi yung merong namatay, hindi nagtuloy. So, ito po, subok na po yan. Ngayon po, doon sa tubig na nilagyan po doon ng technology, itong fry at eggs at fingerlings ay nag-survive because yung technology nandoon sa tubig eh. So, lumalangoy sila doon. Dahil manipis pa ang katawan nila, maliit, tagus-tagusan po, o sabihin na nating labas-masok ang technology sa kanilang katawan, kaya po pinalakas sila at nag-survive. So, yan po, napakahalaga niyan, lalo na sa mga hatchery. And next is magandang feed conversion ratio. As we have said, kapag may technology, nasusulit po yung kinakain nila dahil napapakinabangan ng kanilang katawan. So, kung yan ay isda, pansin na pansin po ng mga technology users na yung tilapia, yung bangus, talagang makapal yung kanilang laman. Pag hinawakan mo, makapal, hindi manipis. So, ibig sabihin, mas marami ang karne, yung fish meat. Ganon din naman po sa mga alimango, sa shrimp. So, na maganda po ang feed conversion ratio, nasusulit po yung kinakain dahil napapakinabangan ng katawan, nagiging nako-convert sa meat. Okay? Next is, mas mabilis lumaki, mas maaga nahaharvest. Kaya po mas maaga kasi mas maaga lumaki. Eh kaya po naman maaga lumaki kasi nga yung kinakain niya napupunta sa katawan niya. So mas nakikita mo na lumalaki agad at karanasan na po namin 'yan. Ganon din po naman sa ating mga alaga dito, no, sa ating mga sa ating fish pond na karanasan natin 'yan na napakabilis lumaki. Sa katunayan ho, yung mga isda namin dito, talaga nakikita ko pwedeng-pwede na ho siya ang ihawin. Oh. Sarap kong sinigang yun. Okay, sweet and sour yung isa. Yes, sweet and sour. Kasi makakapal po talaga yung kanyang, sabihin, tik, no? Makapal siya yung laman niya. Hindi katulad ng iba na bibili natin sa palengke na pag hinawakan mo sobrang nipis. Oh, yes. So, ito talaga napintog sa laman. Okay? So, makakaasa kayo na maganda po ang ating harvest. And then next is, ano bang kahalagahan nito? Mataas ang immune system ng isda. Kaya naiiwasan po na magkasakit at mauwi sa mortality. So, subok na po yan talaga. Marami po kayo mapapanood sa ating YouTube channel na ang mga isda po nila talaga. Recently, yung kanina yung kay Buwiser ba yun? Yes. Kita nyo ho, yung YouTube channel natin, napapanood yung ating video doon, na talaga hong mas mabilis lumaki at nag-survive. Importante yon kasi sayang ang pera mo, panahon, kung namamatay din. Pero pag mataas ang immune system, definitely matibay ang resistensya niyan. Ano man po yung maka-apekto sa kanya, ano ba nakaka-apekto? Mga temperatura. Malamig, mainit, namamatay yan. Katulad ngayon, marami ho kami nakikita sa post ngayon sa group, no, ng mga isda at saka iba pang alaga na nagpa-pop, yung pop-up ng mata. Sabihin yung pop-eye, yung lumuluwa ang mata. So, ibig lang sabihin talaga po, may mga temperatura na pagbabago na nakaka-apekto sa kanilang alaga. So, dito sa ating technology, mag-alaga kayo ng isda, mag-alaga kayo ng hipon, crab at iba pang aquatic species, hindi ho kayo maapektuhan ng mga pagbabago ng temperatura nito na nagdudulot ng stress sa isda. So, magso-survive po sila. Mabilis gumaling sa sakit. Ibig lang sabihin, halimbawa lang po, nag-aalaga ka ngayon ng isda o ng anuman pong aquatic species, tapos may sakit, di ka pa nagamit ng technology, gamitan mo. Sabi nga, hahabol pa yan. Pang-emergency, pwede po yan. So, dapat lang hindi kayo nawawala ng technology. And then also, mabilis dumami, lalo na sa natural breeding because doon po sa reproductive system ng ating alagang isda at iba pa,
Kapag may technology na natetake, pumapasok sa katawan niyan. So, naaayos po ang kanyang genetic potential, ang kanyang reproductive system. Siyempre, cells yan, de, yes. Itlog. Oh, yes. So, mas maganda po siya mag-breed. Mas malinam ng na-meat, hindi gaanong malansa, malinis at very healthy kainin. Yes. Kung napanood nyo yung video, galing kay Miss Muppet, yung tilapia niya na nasa fish pan, yung video na mula po sa Mindanao, sa Davao, mariculture, sila mismo nagsasabi, bangus at saka tilapia, yeah, higit pa sa pagiging malinam na malasa, creamy. Mm-hmm. Creamy. At di nila maniniwala yan kung hindi nila natikman mismo at tayo din. Yes. At nakita nyo rin po sa video na yan, kung pupuntahan nyo po ang YouTube channel natin, do sa Davao Mariculture, sinimsim pa ni Mr. Ricky yung bitukat hasang, wala pong amoy. Malansa dapat yan eh. Pero sabi nga nung nag-boneless, hindi po malansa. Siksik na siksik ang laman. Kaya hirap na hirap silang tanggalin yung tinik eh. No? So, subok na po yan. Very healthy kainin at malalasahan mong malinis ang isda. Minimal water management. Bakit po natin nasabing minimal? Kasi sa ngayon, nakikita po rin natin na yung mga mag-iisda natin, nag-alaga, ay pagod na pagod. Oras po nauubos sa kaka-maintain ng ating mga fish pond, ano ho. Eh, hindi na po ngayon. Kasi po, sa ngayon, wala na tayong palitan ng tubig. Kung may technology kayo mula sa simula, mas maganda po ang quality ng tubig, mas maganda ang dissolved oxygen. Nasusunod nyo yung protocol na tinuturo namin dito, tumawag lang po kayo pag hindi nyo pa alam, tutulungan po namin kayo at pagpapayuhan. So dito po, kung gusto nyo talaga, halimbawa nagkamali kayo, hindi pa kayo naka-technology. Tapos sangkaterba po ang pagkain sa ilalim ng pond, mm-hmm. sa ilalim ng concrete tank. Katulad nung isang tumawag sa atin, ano? Sabi niya, brown na po, mabaho po yung tangke. Konkreto pong simento. Sabi namin, magbawas po kayo ng tubig sa ngayon dahil po sa talagang sobra na, eh, sabi nga niya, oo, tama po kayo, napakakapal po ng sobrang feed sa ilalim, kaya pala mabaho. So, wala pong problema kung sakali man na kayo po ay magbawas kung talagang kailangan nyong gawin ito. Pero kasi kung nakamaintain kayo, magmula sa simula, hindi mangyari ito kung tama rin ang dami ng pakain ng feeds. No? So, kung sakali man, nagawa na rin namin ito, na nagsubok po tayo na tinanggal natin totally, nasa id ang tubig, pagkatapos po, nilinis, and then yung isda sang dinala. Kailangan po may lalagyan kayo na nakahanda na may tubig na may technology. Para doon yung isasalin yung isda, hindi siya ma-stress. Kasi mentras ginagalaw mo laging isda, na-stress yan. Papayat yan, maaaring mamatay sa takot. So pag nilipat nyo po yung isda, alisin nyo doon sa inyong pond o tank, ilagay nyo sa isang container na may tubig na may technology, so malakas po siya. And then linisin nyo po yung inyong tangke, tsaka nyo sila ibalik. Yung ginawa na po namin. Ano? So susundin nyo lang po yung protocol. Madaling nakapag-adjust mula po sa pinanggalingan na saline water hanggang fresh water. Bakit? Ba't nangyari yon? Kasi bumili po tayo dito sa R&D natin, Research and Development ano Department, ng isda na galing po sa alat. Oh, tilapia pong alat, tilapiang alat. So, isinalin po natin sa fresh water and it survived. So, subok na natin yan na pwede po itong makapag-adjust ng madali papunta sa tabang. And of course, yung mga problema na ibang nagbibiyahe. Eh, eto, pag may technology, mas tumatagal po na buhay yung ating daladalang isda, hipon, crab, kahit malayo pa po ang biyahe. Kasi mas mahal ang presyo, mas mataas ang presyo ng buhay. So kapag halimbawa, subok na po ito ha, meron pong galing sa Pampanga, dinala po sa La Union. Ilang oras din ang biyahe noon, tagtag pa ang isda. So nag-survive na ito ay buhay. Okay? Wala po itong aerator. Yung imisan nga, may aerator na patay pa rin. So ito po ay nangyari na. So anong gagawin natin? Tip lang po ito bago tayo pumunta sa dosage. Yung pong tubig do sa pond, kukunin nyo rin yon. Kasi may technology na yun eh. Doon na siya nabuhay, may technology. So, isalin nyo sa lalagyan nyo sa truck. Pagkatapos po, ay doon nyo ilagay yung isda. Habang daan, meron kayong dalang atubi na konti. Para kung sakali man po, halimbawa per stop, halimbawa per isang oras o dalawang oras,
maglalagay din kayo sa kanya para manatili siyang malakas. Ano? So, ganun lang po ang tip natin. And of course, yung iba nga, ang ginagawa pa nilang technique, common sense na lang, parang tao lang. Huwag mong pakakainin pag pabiyahe na. Oo. Di ba? Pag tao, mga bata, lalo mga bata, pag sinama mo sa biyayan, hindi mo pakakainin, kundi magpupyok yan, yes. Susuka yan. So, ganun din po yan. Okay? So, yan po ang ilan sa pangunahing kahalagahan ng technology sa ating mga alagang isda at aquatic species. Nakikita nyo sa screen nyo, ito po yung mga pakain natin sa ating isda at iba pang alaga. Mash, crumble, pellet. Yan ang mga fish feeds. And of course, pinapakain din natin sila ng fish waste o yung mga pinagtirahan po yan ng mga nag-fillet. No? And then, yung trash fish, yung mga durug-durug na pong isda. So, pinapakain natin sila. Bakit natin pinakita yan? Kasi sasabihin namin sa inyo paano gamitin ang technology. Una, ginagamit po ito sa ating pong mga isda sa pamagitan ng paghahalo sa pagkain tuwing magpapakain. So, hindi kayo yung paminsa-minsa lang. Tuwing kakain, meron po dapat technology yung pagkain. At minsan naman, naglalagay din tayo ng Atovi sa pond, sa tank, weekly, as needed. Sabihin as needed, kung may hahabulin tayo emergency na kalagayan nila, talagang wala naman yung overdose yan, pwede natin lagyan ng madalas. Pero yung po namang pond, yan ang nilalagyan natin sa tubig. No, yung mga tanks, katulad na nakikita nyo, yan, nilalagyan natin ng technology sa tubig. Contained po kasi yan. Pero kung ang alaga nyo ay nasa fish pen, fish cage, hindi po natin lalagyan, syempre, ang tubig. Dahil yan po ay lawa, eh, dagat yan. No? So, lalagyan na lang natin nun yung isda. Narito na po ang dosage ng Atovi. Una po sa early stage, kung yan po ay fertilized eggs pa lang, yolk sac larvae, yung binanggit natin kanina, yung mata pa lang ang nakikita nyo, fry and fingerlings, kung yan man ay hipon, ano ho, magmula din sa eggs and post larvae at crab, magmula sa pagka-hatch ng eggs hanggang larvae, isang litro ng tubig, lalagyan nyo ng 5 to 10 grams Atovi. So, isang kutsarita ho yan, hanggang isang kutsara na Atovi sa bawat isang litro. Anong gagawin natin dyan? Sa tubig ho natin nilagay yung Atovi at hindi natin lalagyan sa feeds. Pero yan po ay i-apply natin dun sa kanilang tubig na nilalanguyan o tinitirhan. So, kung nasa palanggana lang yung ating mga larvae, yung fry, hindi nyo ho susubuan syempre ng pagkain yan eh, no? So, yung tubig lang lalagyan natin. Eh, bakit sa tubig tatalabayan? Sinabi na po namin kanina sa inyo, gaya po na naging successful experiment result na po dyan, kasi po manipis pa ang katawan nila. So, kapag lumalangoy sila doon sa tubig na may technology, papasok doon po sa katawan nila yung technology. So, sila ay lalakas. Okay? So, next. Ito po yung grower stage ng ating mga alaga. So, kung trash fish ang pinapakain nyo, sa isang kilong trash fish, maglalagay kayo ng kalahating kutsarita na technology o 2.5 grams. So, anong procedure natin? Pagsamahin nyo muna o paghaluin yung 2.5 grams Atovi at konting mantika. Yung used na lang po, huwag na kayong bumili ng bago. So, pag nilamas nyo po yan, para magiging dough na malagkit yan. Yung para kayo nagmasa ng arena na may tubig. And then, pag nahalo nyo na po yan, nalamas nyo na, isasama nyo na sa trash fish at lalamasin nyo mabuti po kasama ng trash fish. Tansyahan na lang po ang dami ng mantika na ilalagay nyo, wag naman sobrang dami, basta pandikit lang po kasi yan sa trash fish. Ano? So, pwede na po agad yan ipakain pagkatapos na mailagay. Sa pellets naman at crumbles, magtitimpla kayo ng kalahating kutsaritang Atovi sa bawat isang litrong tubig. And then, sasalain nyo po yung cotton cloth ang gagamitin nyo para hindi po nasama yung iba pong latak. Then, tsaka nyo ilagay sa sprayer nyo. And then, yan ang pang-spray nyo po sa mga pellets na feeds nyo. Pag na-spray nyo na po habang hinahalo, ipakain nyo na agad sa ating mga alagang isda. So, yan po ang para ng paggamit at kahalagahan. Sana po ay magabayan kayo. Ayun. At syempre, kakalimutan ba natin yung araw-araw natin nakakasama sa bahay natin? Syempre, yung mga pets. Ayan. So, isa na dyan is yung, sa dami ng pets, is dogs and cats. So, pinagsama na natin sila since, may explain natin yung kung paano yung usage ng Atovi sa kanila.
So, ayan, no? Cute, di ba? Yes. So, ano ba yung benefits or yung advantages na makukuha ng ating mga alagang aso at pusa using Atovi technology? Una, malaking kabawasan sa matinding amoy ng kanilang dumi, ihi, singaw ng katawan at laway. Most especially yung ating mga alagang aso kasi alam naman natin kapag may mga alagang aso, alam mo yung singaw ng katawan nila eh. No. Talaga, ay, amoy aso. Oh. Alam mo, may distinct na amoy talaga sila. So, using technology, since yung ating mga binibigay na pakain or kung ano mang napapasok sa katawan nila is na-utilize. So, nalilesen, malaki yung nagiging kabawasan. So, na-utilize ng katawan nila, hindi na sumasama sa dumi o sa ihi. So, ganun din, yung singaw ng katawan nila, hindi na ganun katindi yung amoy. And, magandang maglahi. So, yung isa nga nating user ng technology na may alagang aso, actually, ano yun eh, yung English Bulldog tsaka American Bully. May nagka-problema yung isang alaga niya dahil hindi nagbubuntis. Mm-hmm. Pero na nung nasubukan niyang gumamit ng technology, siguro after ilang weeks ng tuloy-tuloy na paggamit, eventually, ang tawag dito, pinakamahina na niyang pagbubuntis is apat, yung mm-hmm. pinanganak niya. And nagbe-maintain na siya ng mga 7 to 8. Yung inilalabas niyang mga puppies. Mm-hmm. So, kumbaga, kasi maganda maglahi dahil nga nakokorek, naaayos ng ating technology yung kanilang mga cells, especially yung sa reproductive system nila. Kaya mas nagiging efficient, mas nakakapag-produce sila ng magagandang breed at saka mas nasisiguro natin na buhay yung kanilang mga ipinapanganak. And then, gaganda ang balahibo at pangangatawan. Yung ating user din na din ito ay sumasali dun sa mga parang mga dog show. Mm-hmm. So, dahil nga nagagamitan na siya ng technology, na-observe niya na parang uy, nagbo-broaden yung kanyang yung pangangatawan, shoulder, talagang nagkaka-muscle. So, talagang parang pang ano mo na siya eh. Parang pang-derby. Basta panlaban mo na talaga siya kapag kumbaga pang model mo na doon sa mga ibang makikita mo talaga na medyo makintab na yung balahibo niya, malalaki yung pangangatawan, at saka napaka-active. Kung that is medyo masigla naman, pero mas kakaiba daw yung pagiging active ng mga alaga niyang aso, lalo na nung naka-technology na. And then next, mabilis gumaling sa karamdaman, mabilis maghilom ang sugat at nawawala ang galis. Ito rin, subok na rin kasi yung user nga na to, yung isang experience na din sa isang alaga niyang aso, nagka-heart attack. Pero parang naghahanap siya ng maraming ways para kumbaga ma-revive yung pangangatawan ng bumagsak kasi yung katawan ng aso after nung magkaroon ng matinding sakit. Then nung ginamitan na niya ng Atovi, napansin niya after 2 weeks ng tuloy-tuloy din na pagbibigay ng technology, unti-unti bumabalik na ulit dun sa magandang pangangatawan yung katawan ng aso at naisasama na rin niya, nasasali na rin niya ulit dun sa kanyang yung mga dog show at yun, pinapalad pa rin na magkaroon nga ng certificate na nanalo naman. Oh, yes. So, talagang subok, di ba? Next, sinasagip sa pagkalason. Dahil ngayon yung ating technology is kasama na rin sa function nito bukod sa absorption and utilization of nutrients, meron din siyang natural detoxification. So kung ano man yung mga bagay na nakakasama or kasi dahil nga iba-iba yung lahi ng ating aso, merong mga breeds na may mga certain na pagkain na nakakasama sa kanila. Yes. So, pwedeng hindi natin na-observe kung merong tayo mga kasama sa bahay or mga bata, may mga binibigay na pagkain na lason pala yun dun sa aso. Hindi natin nakikita. So, magagugulat na lang tayo at nagkakasakit na yung mga alaga natin. So, dito na, umbaga, na-prevent or napoprotektahan yung katawan nila dahil nga na-detox ng ating technology kung ano man yung pumasok na kung may chemical ma or lason sa katawan nila para yun, hindi na kumalat sa katawan nila and masagip sila sa yun, sa life threatening nila. Ayan, mataas ang immune system. So, dahil nga sa mga nabanggit na natin na napapataas ng technology ang immune system ng hayop dahil lahat ng nutrients, lahat ng kung anumang medication binibigay natin is na-utilize, na-absorb ng katawan. And then tumataas na yung kanilang antibodies, dumadami yung antibodies para kung ano man yung mga possible na sakit na kanilang makuha ay baga mapaglabanan na kaagad ng katawan nila, matibay yung kanilang pangangatawan. And paano ba natin ginagamit yung technology sa ating mga alagang aso or pusa? So dito same lang din yung dosage nila, so kaya pinagsama na natin.
So ito, parang ito yung sinasuggest natin para mas makita natin yung talagang mas mabilis yung effectiveness or yung kung ano, makita, mas makita natin yung mabilis na results kanila ng technology. So magbibigay tayo ng 1 hanggang 2 kutsara ng Atovi sa bawat kilo ng kung dog food man or cat food yung binibigay natin or kung mga table food man or anumang pagkain, basta per kilo 1 to 2 tablespoon yung ating ilhahalong Atovi. Pero may mga cases kasi na yung ibang mga user natin, minsan sa bagong paggamit pa lang, ayaw yatang kainin ng aso, ganyan. So yung ibang ginagawa, or sinasuggest din natin na kung i-introduce pa lang natin yung technology sa kanila, pwede naman na per meal or every meal, magbubudbud lang tayo or mag-sprinkle lang ng mga ilan or kahit mga 2.5 grams na ibubudbud natin sa kanilang pagkain para lang unti-unti medyo ma-familiarize na sila doon sa lasa, sa amoy. So hindi sila mabibigla kasi talagang may distinct din na amoy eh malakas ang pang-amoy ng hayop ng mga ating mga alagang aso especially. So kumbaga paunti-unti muna or kung hindi pa rin naging effective na yung sa pagbudbud, pwede naman yung iba ginagawa nila, sinasali nila yung Atovi powder sa empty capsule. Tapos yung pinapakain sa kanila, sa aso or pusa. Kung talagang nagamit nyo na yung ibang mga options na nabanggit natin. So, yan. Yeah, ito naman, kapag emergency cases na nagkaroon ng matinding sakit yung ating alagang aso or pusa, ang binibigay natin is 1 kutsara, itutunaw natin sa 1 cup na tubig and then ilalagay natin sa syringe, approximately mga 5 to 10 ml at isusupak natin sa kanila every 4 hours. So ito naman ay suggestion lang dahil nga hindi na, yung iba talagang nagre-resist yan eh, na kumbaga pag ibibigay mo ng puro. So talagang gagamit ka ng syringe at i-force mo talaga sila, i-force feed mo sa kanila para siyempre, matulungan din natin yung ating alaga sa mga emergency cases na matindi yung sakit nila. Or yung iba naman, bukod dun sa syringe na 5 to 10 ml, yung iba nga ginagamit yung malalaking syringe na talaga. Tapos nilalagyan nila ng parang tube, yung parang tube na ginagamit sa aquarium. Yes, rubber hose. Para dun dumaan yung tinunaw na Atovi sa tubig. Para mas, kumbaga, mas mabilis makapasok sa kanila, mas malaki na yung ginagamit. So, ganun din, every 4 hours ang pagbibigay hanggang sa makarecover. And then, sa mga sugat at galis. So, ito, pwede rin ang Atovi, hindi lang itinutunaw sa tubig. So, ito, parang topical lang. Ibubudbud lang natin dun sa affected part or kung saan part may sugat o may galis. Direct na natin ibubudbud yung Atovi powder. So, makakatulong yan para makagaling sa kanilang karamdaman. Isa pa rin, tip muna doon sa mga nag-aalagang aso. Kasi, ano ko na yun eh, experience ko, may doggy kasi ako dati. So, ang ginagawa na, kasi yung mga toy dog, medyo malakas lalo talaga yung pang-amoy niyan eh. Doon sa gusto mag-aalaga or gusto gumamit ng technology, kung ang aso natin ay binibigyan natin ng gatas, doon po natin ilagay yung technology. Kasi hindi nila parang nadaya natin sila kasi ang amoy kasi ng gatas iba eh, budbud nyo lang ng konti. Kasi pag nasanay po sila dyan, saka nyo lagyan ng kalahating kutsarita. So pag nasanay sila everyday po sa pagbibigay ng gatas, doon po natin ibigay. Kasi may aso na kahit anong pilit mo, hindi nila kakainin o iinumin yung may technology. Isang tip po yan. At yung isang pang nag-aalaga sa atin, lalo doon sa mga lalaking dog, yung mga hybrid, ang ginagawa po nila, isinasama nila sa pagkain na. Kumbaga, nilalagyan na nila ng ulam, corned beef, or ano man yan. Tapos, nagsasaing sila, nilalagyan nila isa ng kutsarang technology, magsasaing, andun na. Nakahalo na dun sa pagkain. Every time na magbibigay po tayo ng pagkain, ganun ang binibigay. So, isang tip po yan para dun sa mga medyo masaselan na aso na ayaw talaga kainin o konting amoy lang eh, ayaw na talagang kumain. Yan po yun. O, isa pa, kung talagang gusto talaga nating bigyan sila ng technology, huwag nyo pong pakainin ng 1 araw. Ayun. So, ano naman, basta tubig may tubig lang. So, basta huwag nyo lang aalsin yung pagkain nila na may technology. Siguro mga ilang kalahating araw o 1 araw, kakain na po yan. Yun talaga, para at least
mabigyan natin ng technology yung ating mga alagang pet. Mas ma-motivate pet. Silang kainin. Once na natikman nila yan, tuloy, sila pa ang maghahanap. Bisa naman ayaw nilang kumain na walang technology. Yun, pag nasanay yun, nasanay. Total, sabi nga, sa ikabubuti naman nila yan. Yes. So, okay, next. Next is mga cute na hamsters and guinea pigs. Oh, pwede rin pala yan dyan. Naman. Kahit yung maliliit na yan, pwedeng gamitan ng technology. Kitang-kita nyo naman, Diba, busog na busog, Yung isa, yung puti, Yan. And then, kung ano naman yung mga advantages using technology sa ating mga hamsters and guinea pigs. Una, is maganda maglahi. Same thing din sa ating aso at pusa na talaga masisiguro natin na buhay yung kanilang mga pinaproduce na ayun, mga hamster or kung guinea pigs man ang ating alaga. At ma-observe ninyo na magaganda yung balahibo, shiny and shimmery. Ayan. Ayan. Malaking kabawasan sa masangsang na amoy ng kanilang dumi. So, iyan yung isa sa mga distinct na ma-observe natin sa ating mga alagang hamsters and guinea pigs. Dahil nga sa mas na-utilize ng katawan nila kung ano man yung mga kinakain nila. So, hindi na yan sumasama sa kanilang mga dumi. So, wala nang mga distinct na masangsang na amoy tayong maaamoy. And matibay sa sakit. Dahil nga napapataas ng technology ang immune system ng katawan ng ating mga alagang hamsters and guinea pigs. So, mas mataas yung marami na silang antibodies na panlaban sa anumang mga karamdaman nila. So, yan, high livability, yan, masisiguro natin yan dahil nga maganda maglahi, masisiguro natin na hindi tayo mamamatayan ng ating mga alaga. Paano ba natin ina-apply ang Atovi sa ating alagang hamsters and guinea pigs? So, ito napakadali lang dahil sa inumin lang natin ito iahalo, isang kutsara or 10 grams ng Atovi kada 4 na litrong tubig. So, tuloy-tuloy po yan every time na magpapainom po tayo ay nakahalo na yung Atovi sa kanilang tubig. Ayan. So, wag po putulin. Yes. So, ayan po at nakita po ninyo, nilahad namin sa inyo, Team Atovi, ang kahalagahan ng paggamit po natin ng technology sa ating mga alagang ruminants, rabbits, fish, and pets. So, sa susunod po, antabayanan nyo pa ang pagpapatuloy po ng ating mga discussion. But for now, pupuntahan na natin ang ating good news. Yes, good news. So, dito share lang natin yung experience ng isang Atovi user sa kanyang dairy cattle or yung gatasang baka at kung paano nakatulong yung technology nung simulang ginamit nito sa alaga. So, makikita natin dito na talagang walang tapon, nasulit niya lahat. And mas, kumbaga, kung ano yung mga benefits, ma-observe natin yan. So, panoorin po natin. Nandito tayo sa farm ni Mr. Rolly Rico, Rolando Rico, dito sa Barangay Palasan, pala ito, Sariaya, Quezon. So, tayo ay nandito para alamin yung kanyang paggamit ng Atovi sa kanyang mga, sa pagbabaka, sa paggatas. So, Karoli, ilan po ba itong ating mga baka dito? So, parang buntis ko may 4. Ano? Oh, yung Austin, yung gatasan 4. Tapos, dalawa yung isang Brahman, isang puti. Puro buntis sila lahat ngayon. Tapos, meron kayong toro, yung bull. Hindi, ang ano kasi ang uso dito, yung AI na. AI na. Artificial insemination. Dito tayo ngayon at ginagatasan na itong, may pangalan po ba yung mga ano nyo? Sabi niya lang, ginagatasan namin. So, gano'ng katagal na kayong gumagamit ng Atovi sa baka po ninyo? Magmula nung kailan po alam punta ng sa inyo, siguro 6 months. Paano po ang ano po ba ang nakita niyong pagbabago, kung meron man? Yung dati kasi, yung ginagatasan namin, unang pag-aas na, hindi pa ako magamit dati, di masyadong manilaw. Saka medyo may amoy, nung gumamit na kami, luminis yung gatas niya, nag-improve yung toxinahan. So, pero yung po ba, di ba yung paninilaw niya, di ba yan yung ano eh, yan yung, kung di ako nagkakamali, yan yung fat eh, di ba, yan yung
kumbaga, hindi, kasi first pagkaanak niya, yung first 3 days at 4 days, talagang ano yung hindi pa pwede gatasan. Para sa ano lang yan, sabi zero. Sabi si Saguya na sinasabi. Saguya. Tapos noon, yun na. Pag luminaw na siya, yung pwede na siyang gatasan, pwede na dala lang sa... So nung ano po nung hindi kayo gumagamit ng ano ng Atovi, ilan po ang ano ang ilang litro ang inyong nakukuhang gatas sa isang inahin? Hindi, kasi magmula na ginamitan ko sila nung bago yan, first 3 months sa isang ulo nagnineto kami 15 liters. 15 liters nung hindi pa kayo gumagamit. Hindi, gumamit na kayo. Gumamit na kami noon. Kung hindi kayo gumagamit ho ng ano, mababa sila diyan mga 12 ganyan. So, mula 12 naging 15. Ngayon, ho, mag-ilan akong litro ang... Eh ngayon, haba kasi tumatagal yan, buwababa siya. Kaya hindi kayo buwababa yung 10. Pwede kayo maano, Brad? Ilang, mga ilan litro yung nakuha niyong gatas ngayon sa ano? Mga 5 litro. Litro sa umaga. Tapos sa hapon, 5 uli. Kasi pag hindi ka gumamit yan, karamihan nakukuha, nagtataka sila bakit kami nakakasampo. Hindi sila pinamin, gumagamit kami yan, pero hindi sila naniniwala. So yung iba pong mga kasamahan natin dito na hindi gumagamit ng Atovi, ilan pong yung pagkaraniwang? 5, 4 na litro. Maghapon? Maghapon yun. So kung ibig nyo sabihin, kumbaga yung ating pag sa paggamit nyo ng Atovi, nadoble yung ano? Nadobling ang meat production natin. Aba, hindi pala masama, ano? Hindi. Tapos maliban po dun sa ano, sa pagdami ng ano ng gatas natin. Ano pa ho ang mga ibang ano advantage na nakuha ninyo sa paggamit ng Atovi natin? In terms po ng yung ano, yung physical condition nila, sila ba yung madali sakitin o paano? Dati mahina sila sa rektatay, pero nung ginamita ko silang ganyan, hindi na sila nag-aano. Tatay, tsaka yung katawan na maayos na sila, masigla. So ano po ang pinakakain ninyo? Merong damong... Damo, yung kasi yung pag-atas din, pagsama sa ano, katulad yung sabi nyo, nahaluan ng peach, selecta. Tsaka yung napia, talagang... Kailangan talaga na, yan ang natural nilang pagkain, yung native grass, ano. Meron po kayong ano dito, taniman ng pinagkukunan, pero may sarili nyo, taniman, ano, native. Sa likudan, meron ito kilograms pa sa salaman ngayon. Pero dati, napier yan. So yung pagtatay po, naiwasan na, wala nang problema. Yung pong ano, yung mga guya natin, ano ang pagkakaiba? Nung pinanganak yung guya, maano, bilog ang katuan, hindi katulad ng iba na nagkakatsawa nga sila dyan sa sarkan. Yung guya ko, bilog ang katawan niya. So, siksik, kumbaga, ano. Siksik, So, yung pong ano, yung pagka po... May Atovi na, sabi niya yung guya, maganda ang ano, no, maganda pa ang katawan. Hindi sila sakitin, no. Ano. Kayo po ba gumagamit ng gamot sa ano o bihira kayong bihira akong gumagamit ng gamot na. Anong saan ano pong sakit na ginagamot ninyo kung pagkakaroon? Hindi kasi hindi pa ako gumagamit niya, no. Yung katulad sabi ko yung pagka umulan, tapos bigla sila na arawan. Para sila nirarayuman, hindi makatayo. Kaya ini-inject sila ko sila antibiotic. Kaya nung gumamit ako yan, so far, wala na silang... So, hindi na kayo... So, bawas gastusin din yun. Bawas gastusin din. Tapos yung pong ano, yung pong napansin ko, hindi maamoy dito ha. Yun nga kasi... Ang ano po ba yung dumi natin? Hindi na gano'ng masangsang na maamoy. Hindi katulad ng iba na masangsang yung ano ng baka. Kasi so, dyan, no, tambak yung dumi nila, wala lang ang ano. Ito, di ba? Ito may... may mga dumi pa dyan. Ito, mga dumi dito pang ano. Wala tayong naaamoy dito ngayon. Nabanggit nyo kanina, Karoli, di ba, ang aming itinuturo, pag kinamita ng Atovi ang ano ang ating mga hayop kaya ni baka, baboy o manok, ang dumi po ay pwede nang gamiting para fertilizer. Yan po ba yun nga sinamit na po ninyo? Yung iba ginamit na pinagamit nyo sa taniman, medyo ayos naman ang ano nila. Ito yung anak ng ano. Ito yung yung unang ginamitan natin. So ilan ba na po yung anong yan? December yan eh. December.
8 months na yan. Ano po, lalaki po ito? Babae. Ah, babae. Mm-hmm. So, hindi nyo iyaan yan? Hindi bibenta? Hindi kasi iniipo ko nga nga. Puro talagang babae ang iyaano. Ilang taon bago pwedeng makasta? Ang pinakaano, sabi na 1-8, pero mas maganda kung 2 years. Ayos na siya. Pwede na siya para maganda rin ang guya niya, siya sabi. Ano tawag dito? Minsan lang sa isang taon sila 9 months. Parang tao siya. 9 months din. Tapos noon, ilang buwan ng pahinga bago uli ? Hindi, pag nanganak sila, after mga 2 months, pwede na sila uli ang EEI o pa-start. Tapos dire-diretso na yung gatas siya uli. 8 months, titigil kami for 1 month for dry kasi yung guya nga sa loob para maano rin. So tuloy-tuloy lang yung ganun? Tuloy-tuloy din ang gatas yun, 1 month lang ang... So in 1 year, isang buwan lang ang ano sila. Mm. Aba, malaki pa lang ano yun, ano? Malaki yung kinikin. magandang pagkaano, hindi pala yan. Ano? So lahat ito, puro babae. Puro babae. Kailala, bumili ako sa babae. Ito ata eh. Mm-hmm. Buntis na, naghihintay na lang ako ng ilang buwan para ano. Ito, linggo na lang yung minita ito eh. Dalawa yun sila eh. So ayun ang production nitong isa na lang ang naggagatas ngayon sa inyo, di ba? Dahil yung dalawa kanyo mga anak na. So yun, 5 litro, tapos tuwing umaga ho at saka hapon ba ang paggagatas? Alas 5 at saka alas 5 din ang 5 a.m. at saka 5 p.m. sa 5 p.m. Tapos mo doon sa kanina, doon sa binabaan natin, nandoon yung pinaka-cooperative nyo, doon dinadala. Sa Falcon na tawag. Falcon ano? Multi-purpose cooperative. Mm-hmm. Tapos naman ho, yung cooperative po yan, saan po dinadala yung mga... Kinakuhan ng TKMI yun. TKMI. Oo, dito sa... Cooperative rin yun ng mga... Mm-hmm. Parang doon ginag-process yung gatas. Mm-hmm. Yago, keso, mga ano, iba pang ano. Punta naman tayo dito sa ano ninyo, ka-Rolly. Ito pong mga pananim nyo rito na ginagamitan natin ng... nang dumi ng ano ng baka bilang fertilizer. Hindi malaki ano, malaki na titipid natin sa ano sa paggamit ng dumi natin bilang organic fertilizer. Okay. Alternatives kasi bastos ka ng ano, hindi lang gamitin mo. Tama ho. Mas maganda pang ano na. So ito po yung ating ano mga sili ano, yung pong ano nyo, yung kamatis. Sa likod yung kamatis. Sa likod yung kamatis. Ayan. Si kamatis na nandun sa likod. So, malaking ginhawa sa bulsa. Although medyo kailangan talaga iipunin nyo yung ano, yung dumi. Pero kaya naman niya, pag gagamitin nyo, may readily available na kayong... Kasi dito sila ka-impact na yun. Para bundok yan. Nakuha na lang yan. Kaya nga po. So, readily available, di ba? So, hindi yung pupunta pa kayo ng bayan, bibili kayo. Mauna magastos na, tapos pagod pa. Sasakay pa sa trolley. Ngayon. So, wala natatapon sa atin dito, ano? Ayun. Okay. Thank you po. Okay. So, yan na po. At inyong napanood mismo sa ating video. Mm-hmm. Yung production ng, yung paggatas ng ating dairy cattle is talaga naman mas nadoble yung production compared mm-hmm. dun sa mga yung standard lang na pinoproduce ng mga gatasang baka. So sa tulong ng technology, mas marami inilalabas na gatas at the same time, nagamit pang pataba yung mga dumi ng baka. Yun, ayos. Tapos kahapon po, next week siguro sabihin na lang natin pangalan niya, pero dun po sa Iloilo Hog Farmers, thank you for accepting yung ating post doon, and meron po nagpost din doon na sabi niya ay talagang sumisirit daw ang gatas ng inahin. Totoo yun, walang problema kapag naka-technology yung inahin na nagpapadede. And at the same time, may nag-post din doon, thank you so much po sa feedback, na kahit daw kailan, hindi siya nakaranas ng ASF,
taga Iloilo po ito. So, doon sa kanyang alagang baboy. Sabi mga natin, mabuti naman po at nakatulong. Okay. Okay, so pwede ho kayo mag-message at manood din po sa ating mga YouTube channel, sa ating YouTube channel at ating Facebook group. Yun. Yes po. Sa iba pa pong katanungan, pwede po kayo mag-message po sa amin or tumawag sa 0917-540-8887 or 0939-917-2858. Yeah. At syempre, pwede rin po kayo mag-send na inyong mga katanungan, concerns sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. Yes, and my Facebook group tayo. Oh, yes, ang pangalan nito ay Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or LATO. So, dito po ay pwede po kayo mag-join. Napakadali lang po. I-search nyo lang po yung group at press join group at sali na po kayo. Ito naman po, isang community po ito ng mga farmers, farmers at heart, at would-be farmers na nagtutulungan. Ito po yung contact point ninyong lahat. So, kung may gusto po kayong bili ng agricultural produce ng ibang farmers, pwede po kayo mag-post doon. Or kung kayo naman po ang magbebenta, pwede rin naman po kayo mag-post doon. And kung may mga concerns po kayo or mga problema na naghahanap po kayo ng solusyon, pwede po kayo magtanong sa inyong fellow farmers para po magtulong-tulungan po tayong lahat. Yun, saka i-visit nyo, huwag yung kalimutan yung YouTube channel natin kasi yung mga, lalo na yung mga OFW, doon sila nakakapanood. So, huwag kalimutang mag-subscribe. Yan, Team Atovi Channel. Yeah. Okay, so maraming salamat po sa ginawa ninyong panonood. Yes, hanggang sa susunod na Saturday, always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others! Bye-bye! Noon ay mahirap magalaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa, alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ay isla. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ng aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako.